sa kabilang side, sa may tenga. Awi pa. Ay! Ay! Renato! Gandang araw po. Kami po yung in charge sa funeral service. Nakikiramay po kami sa pagkamatay ng asawa. Sandali. Ma'am, sisiguraduhin po namin na ano, ma'am. Presentable po yung asawa ninyo. Ayan na po siya, ma'am. Asawa ko! Bakit po kami iniwan? Asahin mo, hindi ka mamamatay. Itawag ka na! Ma'am, ate, sorry ah. Nakikiramay po kami. Pero, ma'am, kailangan na nga po pala nating pag-usapan yung tungkol sa, ano niya, sa expenses po dito sa morgue. Ito so, simula na po natin kay, ano, kay Anton sa make-up kasi kailangan niya na pong umalis. Hello po, ma'am. Yung make-up po, ano, 10,000 pesos ten, po. 10,000? 10,000? 10,000. Opo. Make-up? Opo. At, mahal, di ba? Hindi, ano, kasi professional po si Anton. Sa LA pa po nag-aral yan ang pag-make-up. Yes po. Totoo siya, po yun, ma'am. Po, siya yung the best talaga dito. Kaya nakita niyo naman resulta, di ba? Parang buhay na buhay. Mm-hmm. Alam niyo, naniniwala naman ako. Wala naman akong duda. Oo, nanganda, di ba? Presentable talaga. Kaso ang alam niyo, patay na yung mister ko. Siya yung naghahanap buhay para sa amin. Oo nga. At sa totoo lang, hindi malaki ang sweldo niya, so hindi malaki ang naipon namin. Ay, talaga po. Wala kaming pambayad na ganung halaga para sa make-up. Baka pwede. Pwede tanggalin niyo na lang. Pulbus na lang. Maintindihan naman siguro ng asawa ko yun. Paano? Buburahin daw. Okay lang? Sige na nga. Sige, ikaw na bahala, ha? Ma'am? Okay na po. Sige, buburahin na lang ni Anton, ha? Maraming salamat, sige. Anton. Bakit parang umaalam si tatay ko? Baka yung gamot, tatay. Ano ba naman kasi yan? Titipid masyado. Meron pa po. Ayan, pulbo na lang. Oo, pulbos na lang daw. Siya, hindi man mag-oil yan, eh. Gwapo na yan. Hindi na kailangan ng make-up. Ma'am, yun nga po palang kabaong naka-ready na rin po dyan sa labas. Ay, nandiyan na? Oo, pwede na po natin siya i-transfer anytime. Okay, magkano ba yung kabaong? Ano po eh, 40,000 po. 40,000 kabaong? Oo po, kasi maganda po yung kahoy nun na hindi mabilis mabulok. Tsaka glass top po siya. Tapos yung interior, maganda padded po para hindi masyadong masaktan yung ulo ni sir pagka yung nakahiga. Ay, ang mahal nun. Mahal na, hindi namin kaya yung halagang gano'n. Yung 40,000, hindi namin kaya. Eh, ano kasi yun eh, depende sa size eh. Medyo malapad po si mister, kaya yun po yung kinuha natin. Kabaong. Ay, kung maliit, mas mura. Oo, eh, pero wala naman tayong ibang maliit. Mga pambata na po yung maliit, eh. Ay, kasya siya doon sa pambata. Kasya siya doon, Nay. Putulin na lang yung hita. O? Putulin. Puputulin? Para magkasya sa pambata. Oo, naman yung dati. Saan niyo ilalagay yung puputulin binti? Ikandong na lang niya. Kalong dito. Kalong parang jeep? Ay, wala eh. Wala kami pamayan. Wala namang isupot ko lang siya. Sige po, Pike. Tutulong na lang po kami sa pagpuputol po. Ano? Ma'am, yung sa burol na lang po. Kasi 3 days po ang burol niya. Yun po yung ni-request ninyo. Kano yun? Abutin? Bali, ano po, 25,000 po. 25? O, kasi marami yung siyempre mga kailangan. Yung mga darating, yung mga supplies, pagkain, ganyan, kuryente. Nay, hanggang 2 araw lang yung barong ni tata isusuling na natin eh. Oo, hanggang 2 araw lang po pwede. Hanggang 2 araw lang yung barong? Oo po. Paano yung hubaran yung tatay niyo? Hindi ko kumutan. Hindi na halata eh. Pwede po, iramin ano. May ganun ba? Kasi may bayad dagdag eh. Per day. Ganun ba? Oo. Kamu ako. Hindi, sige na nga. 2 days na lang. 2 nights na lang. Two days lang? Oh, para mabawasan. Oo, oh, sige. Tignan natin. May mansyana. Makapagbayarin tayo extra. Gusto nyo bang pag-usapan na yung ano, yung lote na pag...
lilibingan sa kanya? Sige. Oh, sige. Kano nga pala yung libing? Oh, buti. Yung libingan mo kasi, pinakamura po, 50,000 eh. 50,000? Huwag nag-source out na po kami. 50? Oo, oo. Ang mahal! Kasi di ba nga ho? Ang mahal nun! Oo, ano talaga, 50,000. Yun na po pinakamura sa lahat ng nakuha namin. Bakit ang mahal? Hindi ba pwedeng... Alam ko na eh. Ilibing na lang patayo. Patayo? Para maliit ang lupa. Eh, ma'am? Itatayo na lang. Ma'am, puputulin na natin yung paa, tapos patayo niyo pa yun. Oo nga pala. Baka gumanong gano'n. Hindi tayo. Hindi naman mo po pwede. Kailangan mong umanap na lang kayo ng pambayad para naman disente yung pagkakalibing sa kanya. Alam ko na, yung cremate, i-cremate na lang para walang barong, walang make-up, walang kabaong. Hindi, ano ho, yun yung maling pagkakaintindi ng mga tao. Akala nila mas nakakamura sila pag susunog. Hindi ho basta-basta kasusunog yun. Bali, ano rin ho yun, may presyo din po yan. Tsaka yung abo niya po, kailangan nyo ilagay sa urn. Yung, urn? Oo, yung pinakamura po nun, makapot din ng 10,000, ganun. Oho. Nay, kung doon na lang kaya si tatay sa bahay, total, di naman ako matatakotin eh. Pwede na yun. Naintindi ako kung kasama ang tatay. Nakundi ho, ano, sanitary pag nilagay sa bahay. Mga ilang araw lang ho okay, pero pagka nangamoy na ho, matatakot din ho kayo siguro. Ano yan? Ma'am, sir! Kailangan natin mag-evacuate. Nasusunod na pa yung kabilang building. Araw ako! Araw ako! Anak, ano? 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 Halika na! Teka, sandali, sandali. Teka, sandali. Saan niyo dadali yung patay? Ay, tatay!